crab mentality sa Japan is real, ganon. Hello! This is Miko Pogi! Ayan, magandang hapon sa lahat! Oh my God, I'm so happy today dahil meron tayong bonggang topic ngayong araw na to. Ang ating topic ngayong araw na to is napapanahon sa ating talakan. Talakan na Real Talk with Barbie Cargador. So ang ating pag-usapan ngayon is all about crab mentality is real. Ganon. Ah, parang ano pala? Crab mentality sa Japan is real. Ganon! So pag-usapan natin yung mga ganong mga ugali para at least, di ba, alam natin at aware tayo at saka maiwasan natin. Siyempre, siguro ito makakatulong din to sa ating mga kababayan, hindi lang sa abroad, kundi sa Pilipinas. Kaya, umpisahan na natin ang chikahan! So ngayon, eto, this morning, actually, I received a message from my friend. So, yun nga, hindi ko pwedeng banggitin kasi yung aking company at saka yung aming campaign. So, yun, ang eksena is paiba-ibang outfit ko kasi required ako mag-iba ng outfit, ganon. So, eto ang kanyang drama. Eto ang kanyang message na... wait. Sandali, busog ako. Basahin ko, ha. So, kayo na lang ang mag-discover kung saan yun kasi hindi ko siya pwedeng banggitin dito. Sorry, kakain ko lang kasi. Hindi ko siya pwedeng banggitin dito kasi nasa kontrata ko na bawal akong mag-chew. Ganon. So, eto nga. Babasahin ko na yung kanyang post. Tapos, dinilit niya. Tapos, nabulabog kasi ganito ang eksena. Meron akong napanood. Flex ko lang. Hindi ko alam kung nag-screening siya or pinakita lang niya ang mga damit niyang suot or indoors mga suot na puro branded. Ayan. So, eto ha. I-flex ko lang din na hindi ako nag-screening. Dahil trabahante ako. Nagtatrabaho ako sa kanila, sa kumpanya. So, hindi yung screening. At saka yung branded, anong branded ko? Wait, ito lang yung mga brand ko. Oh, pabalik-balik na brand ko. Eto, damit ko. Armani. Kasi gusto ko ng Armani. Oh, ayan. Meron pa yung isa. Charot. Siya ganga branded. Tapos, eto. Ah, baka ito. Bet niya rin to. Eto, mga coach ko. Eto lang yung mga ma-afford ko na mga brand. Ayan, sandali ah. So, eto lang naman eh. Anong nito? Eto yung mga brand ko. Ay, ayan. Neat. So, eto yung mga brand na favorite ko. So, alam nyo na kung anong favorite ko na brand. Coach, dahil eto lang yung ma-afford ko. Hindi ko ma-afford ang Louis Vuitton. Hindi ko ma-afford ang Gucci. At saka iba pa. So, ang afford ko lang talaga is Coach. So, look. So, actually, this I bought. This, sa sister ko to, binigay. Eto naman binili ko. Eto ni Nakaw. Wait ah, sandali ah. So, eto naman siya. Ah, eto gift to sa akin ni Baby Jolo. Diba? Dahil malaki ni Baby Jolo. Ni Madam Beth, ni Shikawa, at saka ni Honami. Nung birthday ko, 2017. So, diba? So, yan. Eto lang yun. Basta ang favorite ko ganito. So, eto lang naman yung mga brands ko. Diba? Tapos, diba? Tapo na yun. Charot. Eto pa yung ano natin. After noon, sabi niya, indoor daw. Ano yung indoor? Dahil di ko maintindihan dahil. Outdoor? Tara! I-flex ko lang yung spelling ng indoor. Endorsement? Indoors? At saka indoor. So, siguro endorsement to. Wrong spelling lang siya. Indoors daw. So, yun. Tapos, suot na branded. Tapos, punong-puno ng alahas na gold. Parang may HEPA. Ito lang naman yung alahas ko. This one. Tapos yung isang alahas ko. Pero kung gusto mo talaga ng punong-punong alahas, wait. Sandali lang. Magkakaroon tayo ng magic. Abra! Abracadabra!
eto ang punong-puno ng alahas. Eto yun, besh. Ayan. Eto yung mga alahas na punong-puno. Kulang pa nga to eh. Oo. Tapos, ay, ang relaw weight. Kulang pa ako ng watch. Sandali lang. Siguro yan, nakapagod naman to, day. Ayan, so isuot ko na lahat kasi punong-puno ng alahas, di ba? So, i-join ko na to, day. Ganon! Ito yung ganito. Ganito dapat pala ang eksena. Ganyan. Ito ah. Diyos ko ah. Dali lang. Ayun. Ayan. Laban. O, dito pa. Ay, wait. Meron pa pala akong mga ano. Kalimutan ko tuloy. Hindi ko siya nasama. Sandali ah. Eto pa. Dali lang. Eto pala. Eto. Eto. Ganyan. Wait. Eto yung sinasabi mong punong-puno ng alahas. Hindi yung sa akin kasi isa lang yun eh. Eto, tapos diba, eto lang yun. So, punong hindi naman yun siya masyadong hepa. Eto. Ayan o. Oh. Ayan. Ano pa ba? Perfect na ba? Okay lang ba sa'yo, besh? Okay, so magpatuloy tayo sa pagbabasa. Diba? Para na akong si ano nito, day. Madam or Auring. Dali, nakikiay. Ay, nagtago pa pala yung isang alahas. Dapat makita. Minsan, hindi na nakakatawa ginagawa niya. OA man, oy. So, kung hindi nakakatawa, if it is that is... Hindi na marunong English. If that is your judgment, and wala ako magagawa. So, if I'm not funny to you, so wala ako magagawa. So, what can I do is that I am still be me. I am Miko Pogue. So, hindi ako mag-adjust para sa iyo. So, if you don't like, and then do not watch my vlog or even sa mga nakikita mo kung saan-saan man mo ako nakita. Kasi hindi nyo lang ako na makikita sa vlog ko, di ba? Okay? And, oh my, nawalang ako nakakita ng ganyang talent na ewan ko ba? Ah, taray. Parang, nagtataka ka? Na ganitong talent? Saan pa ba sila makakita ng ganitong talent, day? Diyos ko! Miko Pogue is Miko Pogue. Charot. Tanungin mo pa ang boss ko. Charot again. Diba, sir? Charot again. Hindi na sila makakahanap kay Miko, no? Charot again. And, dapat yung simple lang kasi, nasa industry ka na makikita ka ng buong social media. Simple, I'm so sorry. Hindi ako simple. Kasi iba ang branding ko. Iba si Miko. Simple kung siguro ang aking role is katulong. Pwede ko magsimple-simplihan. Pero kung ang role ko is more than that, di ba? Yung pang-social na role. Ganon! Hindi pwedeng ganun, day. Tapos, hindi niya alam na pinagtawanan lang siya ng mga tao sa nakikita at nakakapanood sa kanya. Okay. So ngayon, alam kong pinagtawanan ako. No problem. Walang problema sa akin yan. Promise. Tumawa lang kayo. Go on. Mag-enjoy kayo. Go on. Kung masaya kayo sa buhay ninyo na manlait, mang-intriga, mang-chismis ng ibang tao, go on. Pero ako, ipagpatuloy ko lahat ang gusto kong gawin. Ipagpatuloy ko lahat kung anong gusto ko, anong sasabihin ko. At what makes me happy and what my followers makes happy. Tama ba? Oo, ganon.
Walang problema sa akin yon kung tatawanan ninyo ako. Pagchichismisan ninyo ako. Go on. Kayong lahat, eto lang ang request ko sa inyo. Magkaalaman tayo. Let's begin the battle. Ay, hindi pala battle. Nakikita niyo ba? Dapat ay ganun pala ako. Eto lang ang request ko sa inyo. Tatawanan ninyo ako, okay sa akin. Lampastangan ako, ano yun? Okay sa akin. Ibully ninyo ako, okay sa akin. Chismisan ninyo ako, okay sa akin. Intriga ninyo ako, okay sa akin. Laitin ninyo ako, okay sa akin. Sa isang kondisyon. Ah, wait. Before pala sa kondisyon. Hindi ko na kailangan ipagmalaki, i-broadcast, i-brag ang lahat ng achievements ko. Lahat ng personal. Lahat ng educational background ko. Work, employment ko. Employment work, ganun ba yun? Make sure that you've done all your research about me, about my achievements. Dahil pag alam mo na, go. Okay lang kung yan ikasasaya mo. Kung happy ka, nalapastangan ako, go. Kung kaya mo, go. Pero kung hindi mo kaya, tapatan o levelan lahat ng achievements ko, then girl, alam mo na. Shut up ka na lang. Ganyan ang buhay. Paminsan-minsan, or kadalasan, hindi natin alam na ang mga taong nakapaligid sa atin ay tinitira na tayo. Hindi natin alam na ang taong napaligid sa atin, kakilala natin, ay puno na pala ng inggit at hinanakit sa atin. Hindi lang ako ang biktima nito, marami. Hindi lang dito sa Japan, kundi sa buong mundo. Kaya I want to speak out about this crab mentality. I want to tell everybody that it's not really good. Yes, hindi siya. Seryoso ba ako masyado? Hindi siya good. It's because it is not healthy. Mismo sa mga taong inggitera. Mga taong palaka. Bakit? Kasi ikaw, you are living sa bitterness mo, palangka na buhay, ampalaya mode. So namumuhay ka sa ganyan, hindi ka masaya. Dahil maraming kakulangan sa buhay mo at pilit mong hilain ang iba na tumataas. Why can't we be happy sa achievement ng iba? Diba? Bakit hindi tayo maging happy? Bakit hindi tayo maging appreciative kung anong nakikita natin? Kasi the more na maingit tayo, the more na hindi tayo happy sa ating buhay, the more na hindi tayo maging achiever. Yes, totoo yon. Because the point na satisfied ka sa buhay mo, the point na happy ka sa buhay mo, you can be a successful person. But if yan ang ginagawa nyo, sorry. I'm so sorry. Oh my God, dumating na mga ano ko dito. I'm so sorry. Hindi kayo magiging happy. Tanong ko lang, malibang magsuot ng mga branded? Kailan pa naging mali magsuot ng mga alahas? Mali kung una,
utang ko sa iyo ang alahas na to. Pangalawa, dinistorbo kita para makabili ako ng mga alahas na to. Pangatlo, ang ganda. Charot. Yes. Diba? Mangarap tayo. Ganun ang buhay. Oo. Magsumikap tayo. Walang problema magsuot ka ng kahit anong gusto mo. Basta, pinaghirapan mo. Pero pag hindi mo pinaghirapan, yan, may karapatan kayong laitin ang tao. Na kesyo, utang yan, ganito, inutang sa akin, bumili ng ganyan. Pero pag wala, manahimik tayo. Yes. Hindi natin ikinaganda, ikinatalino, ang pangbubuli, panghuhusga ng ibang tao. Sa palagay natin na maitaas natin ang ating sarili sa panghuhusga ng ibang tao, that is wrong. Hindi mangyayari yun. Dahil sa inggit mo, nababalutan ka ng inggit, hindi ka na masaya sa buhay mo. Yun lang. Nag-YouTube ako, nakikita ako sa aking Facebook at saka sa ibang eksena ko. Nagti-TikTok din pala ako. Ikaw, go on with your life. Hindi naman kami nangingialam sa TikTok mo eh. Oo. Nakita ko nga doon ang TikTok mo. Hindi naman siya. Ayoko na mag... No comment na lang ako. Ayoko magsalita ng masama. Kasi mabawasan ang kagandahan ko. Mga lahas ko. Yes. Sana itong crab mentality ng mga Pilipino ay mabawas-bawasan na natin. Kaya alam nyo, mas advice ko sa inyo ha. This is coming from Miko Pogue. Hindi coming from other people. Kasi ako mismo naka-experience na mas maganda wala ka na lang yung tinanag grupo katulad ng mga Filipino community. Kasi pag merong ganyan, maraming una-away, inggit, chismis, stress. So, diba, nandito tayo sa abroad para magtrabaho. Yan ang pinunta ko dito. Yes, totoo na stress tayo sa buhay. Gusto natin mawala ang stress natin, kaya sumasali tayo sa mga organization, mga Filipino community, kita-kita. But if ma-stress ka lang, what's the point? Mabuti pang mag-solo. Makipag-friend ka sa ibang aray. Masakit na siya. Hindi na siya nag-cooperate. Diba? So, mas mabuti pang mag-solo kaysa naman kapag ano ka sa marami. Kasi ang rami talaga, tapos may away, may chismis, plus ganyan. Hindi kailangan natin ang quantity ng kaibigan. Ang kailangan natin ngayon is ang quality. Yes. Maraming mga inggitera, mga inggiterong nakapaligid sa atin. Paano natin sila iwasan? Much better na mag-solo tayo or piling-piling ating mga kaibigan, yung kilalang-kilala mo. Diba? Kahirap pala ng maraming alahas. Uy. First time ko ba experience ng ganito, die. Diba, girl? The best thing that we can do is that mag-focus tayo kung saan tayo aasenso, mag-focus tayo kung saan tayo liligaya, mag-focus tayo kung saan tayo mag-grow as a person. Dahil kung dun tayo sa mga tao naka-focus, hindi natin namamalayan na kinakain na tayo ng inggit. Wala na sa hindi tayo masaya dahil sa kanya ka naka-focus. Pipintasan mo na lang siya, maghanap ka na ngayon ng mali niya. Dahil wala ka na, hindi ka na happy sa buhay mo. So focus in our lives.
make your life productive. Make your life a happy one. Bakit kailangan natin gawing miserable ang buhay natin na napakalawak ng mundo? Explore natin ang buhay. Life is too short. Bakit hindi na lang love? Charot. Diba? Oo. Bakit puro tayo inggit, puro tayo galit? Instead of we can appreciate people, we can tell the people, oh, you're beautiful, you're good. Hindi na yung puro pamintas. Dahil yan ay mga evil acts na kung saan natin na hindi tayo masaya sa ating buhay. Hindi natin mapipeke ang ating emosyon. Lumalabas yun. Kaya kahit anong post natin sa Facebook na I am blessed, ganito, ganyan, feeling blessed, but in reality, our emotion can't hide. Can't hide talaga, dai. Right? Oo. So to all the Filipinos around the world, let us help each other, help eradicate crab mentality. Now, I believe we can, if we will. We will if we can. We can. I don't know. Basta. Wala na akong pakialam sa English na yon. Stress la utak ko, dai. Oo. We can, we will, we will. Basta, ganoon. Pwede, may mangyari. Ganoon. Yeah. Right? Let us continue the positivity, the laughter, the good vibes, and spread to the whole world. Puro ba tayo inggit, galit sa panahon ngayon na alam natin mayroong krisis? Let us spread love! Ganon! Love, love, love! Hindi pwede puro hate. Kasi pag may hate tayo, wala, hindi tayo masaya sa buhay natin, girl. Oo. Honestly ako, hindi ako galit ngayon. Because I realized na why should I? But when the time that I received the message from my friend, especially, I am a human. I'm not robot. Igisera ko. Yeah. So, na-feel ko rin yung, alam mo yung, bakit, parang ganun, but ako, wala na akong ginawa sa mga tao eh, bakit ako? So, I just realized, na yung mga taong pilit kang hinihila pababa ay dahil hindi nila kaya ang ginagawa mo. Dahil na inggit sila na bakit nakakaya niya, naabot niya ang ganyang ano, ba't ako hindi? Yun ang mga dahilan kung bakit tayo nanghihila. But that is not the thing. Kailangan nating gawin nating inspirasyon ang taong yun na someday, somehow, I could be on his shoes. Someday, somehow, makakamit ko ang kanyang naabot sa buhay. Ganun dapat tayo mag-isip. Para maging prosperous ang ating buhay dito sa mundo. Para may kapuluhan. Right? This is values education. Yeah. Baka kasi, akala nyo, si Miko Pogi, baliw-baliwan lang. Puro lang kagaguhan, kagagahan, kaimutan ng mga ano sa buhay. But professionally speaking, I am a licensed teacher. At pwede kitang turuan ng values education. Yes. Libre. Ganon! Okay, so much for that na siguro. Parang puro na tayo, seryoso na tayo, dai. Oo, sumasakit na yung ulo ko sa alahas, dai, at Mikimoto Corner and everything. Ayan, so maraming salamat sa inyong lahat. I'm hoping na iwasan na natin. Sana ma-lesson ang ating
ugali ng mga Pinoy na crab mentality dahil hindi talaga siya maganda para sa atin. Maraming maraming salamat! Spread good vibes, happiness, and laughter! This is Miko Pogge, Pak Pak Japan! Bye!